nilagang itlog. Buksan natin to, guys. Ito yung first time kong order sa Shopee ng pagkain. So, inabot to ng 4 days. So, ito yung mga Korean food na inaabang-abangan ko kasi gustong-gusto ko nang kumain nung tteokbokki. So, sana yung fish cake at yung tteokbokki ay hindi nasira. So, gagawa tayo ngayon nito kung hindi sira. Pero, kinakausap ko naman yung seller. Sabi naman niya, bago daw ibigay ito sa courier, frozen naman. So, pinapak nila on that day na kinuha. Kaso, yung magiging problem na nga is yung sa courier na kung gaano katagal na mapupunta sa'yo. So, ito inabot ng 4 days. So, bali, yung first day order, tapos second day yata nakuha sa kanila. So, pang apat na araw ko na ito. Ano? Gulo mo? Basta ganun. So, ito yung binili ko na noodles. So, ito ay buy one, take one. 50 pesos lang. Buy one, take one. Ang sulit, diba, guys? So, minsan lang sila mag-buy one, take one. Tapos, ito, 29 pesos each. So, mura dito sa shop na to. Lalagay ko sa link later. Ito, wala siyang pure ano lang siya. Pure noodles lang. Walang seasoning. Hindi ko na matandaan pero wala pa tong 30 pesos din. Kasi hindi ako bumibili ng mahal. Kasi parang feeling ko pare-pares din naman yung lasa. So, ito na yung rice cake. Yung tteokbokki. Yan. Tapos, ito yung sauce niya. Bumili na ako ng sauce kasi baka mas masarap, mas authentic yung sauce kaysa gagawa ako. Yan. Tapos, ito na yung frozen. Dito ako nangangamba kung baka nasira siya, nangamoy na ba siya. 1 kilo pa naman tong fish cake na ano ko. So, nakita nyo naman yung sealed. Okay naman. So, ayan. So, medyo matigas pa siya and moist. Pero sana hindi nasira, no, guys. Sana, please. So, tatry natin na amuyin ko. Pero, ipo-frozen ko na muna siguro ulit. Mamaya ako na gagawin for my dinner later. Yan, guys. So, watch until the end. And then, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Ang Lakwatsyaran Librarian. Thanks, guys! So, mayroon pa pala, guys. Hindi ko nailagay ito. May nori sheet, which is 10 pieces. Tapos, wala pa siyang 100 pesos. Wala pa ngang 75 pesos, eh. Parang gano'n. So, tutry na natin itong buksan. So, ayan, guys. Nabuksan na natin. Amuyin ko nga. Oo, wala naman amoy. Ganun pa din naman siya. Mukha pa naman fresh. So, hindi naman siya nasira. Thank you. Kasi sayang din, di ba? So, good din palang bumili. Kahit frozen goods. Huwag ka nga lang malasin na 10 days na hindi pa dumadating yung parcel mo. So, ayan. Abangan nyo, guys. Yung mga susunod pa na clips kung saan luluto ko na at kakainin ko na ang aking first ever purchase ng Korean food online. Yan, guys. So, let's start baking tteokbokki with ramen. So, lalagyan natin ng noodles para madami-dami. So, ito na nga yung fish cake. So, after dumating galing parcel, nilagay ko na agad siya sa freezer. So, as you can see, ito. Ito din, nilagay ko sa freezer. Kaya, ano na siya agad. Oh. Basa na siya agad. So, I'm torn kung gagamitin ko na ba yung sauce agad. O, ito na lang kaya muna na noodles with kimchi. Saka ako na lang ilalagay itong mga fish cake and tteokbokki. So, mamaya, magde-decide ako. So, ayan. Kailangan lang natin ng
Cheese, wala ko nung melted cheese. So, gin-rate ko lang yung Eden para madali din siyang matunaw, kung matutunaw siya. And kung ito bang... Kapag sauce kasi yung ginamit ko, kapag ito yung ginamit ko, ito yung ilalagay kong noodles. Kapag ka ito na at hindi ko gagamitin yung sauce, ito lang kimchi ramen. So, tas meron naman akong kimchi, homemade kimchi guys. So, ginawa ko din to. Actually, isang marami to, naubos na ito na lang. So, ilalagay ko rin yung link ko dyan sa baba para malaman nyo that how to make Pinoy version of kimchi. So, to makikita mo lang sa palengke yung mga ingredients. Napakadali. So, that's it. So, guys, ang una natin gagawin is hugasan yung rice cake or yung tteokbokki na. Yan. So, konti lang nilagay ko kasi walang namang kakain ito eh. Saka para meron pa tayo sa mga ibang araw na nag-cream tayo ng Korean foods. So, yan. Hugasan lang. So, ito guys. Kumuha lang tayo ng 4 na strip nung odeng or fish cake. So, ito dinamihan ko kasi mas gusto ko siya kaysa dito sa rice cake. So, usually, ang nakikita nating ano niyan, di ba? Yung parang pa triangle-triangle. Diba? Sa mga Korean food videos. Ganun. So, yan. Gagawin-gawin natin triangle-triangle. Effect-effect. Ganyan. Para authentic na Korean food ba yan? O kaya yung stick nila, di ba? Nilalagay sa stick. Yung mga Korean street food. So, nasa sa inyo naman yan kung anong gusto mong way ng paghati. So, ayan ang gusto ko. Walang pakailaman. Saka bite size siya, ganun. Hindi na alam kung anong gagawin. Si Gaming with Diana po. Si Gaming with Diana po. Yuchi. Mahangul. So, yan guys. Nagpainit na tayo ng tubig. Tapos, unahin natin tong rice cake or tteokbokki kasi siya ay matigas. So, habang papainit tayo ng tubig, ilagay na natin siya. Medyo madami yung tubig na nilagay ko kasi ang gagamitin ko naman is yung kimchi ramen plus lalagyan ko na lang din siya ng sauce. So, para madami makain. So, yan guys. Tinry kong anihin yung tteokbokki. Malambot na siya. So, we can put na our noodles. Kasi yung fish cake, madali lang na yun. So, lagay na natin yung noodles. Para lumambot na din. So, the usual, parang laki may pansit kanton, di ba? Nagpapakulo lang naman tayo ng tubig. Tapos, hintayin natin lumambot. Tapos, lagay natin yung seasoning. So, ganun lang din siya. Guys, medyo malapit na siyang lumambot. So, we can put the seasoning. So, ito yung seasoning dun sa noodles. Mapula na siya. Tapos, lalagyan na natin siya nitong tteokbokki sauce talaga. So, ito talaga daw yung tteokbokki sauce. So, next time na natin gawin yung mismong puro. So, ngayon, additional lang. Lalagyan lang natin siya.
12 lasang tekbok siya. And then, habang hinihintay natin kumulo, kasabay na ng pagkulo, lalagay na rin natin si favorite odeng or yung ating fish cake. Ito yung favorite ko talaga. Ito talaga yung forward ako makain to. Ayan, guys. Oh my gosh, so beautiful. I'm hungry. Hintay lang natin kumulo at lumambot yung noodles. Yan guys, lapit na. So, habang pinapakulo nyo pa, lagay na natin yung cheese. My God, napakagutom na to. What's good in Korean noodles? Hindi sila yung lumalabsa kahit ang tagal mo na napapalambot. Kahit i-reheat mo siya, hindi siya sag. Kaya rin siguro medyo pricey. Pair mo naman syempre sa Lakmé Pancit Canton natin. Pero syempre, hindi naman din nagpapatalo si Lakmé Pancit Canton. So, dapat love your own pa din. So, yan. Yan. Mukhang luto na guys. Pwede na natin off yung kalan natin. And then you can put nori or mga spring onion. Ganun. Wah, dami. The more the merrier daw. Hindi na nakita yung ibang ingredients. And yan. Itoppings nyo na yung kimchi na gusto nyo para at least meron namang vegetable sa inyong noodles. So, nakakatakam na guys. Diba? So, that's it. So, I hope you drool on this video, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel and La Kocherang Librarian sa mga channel ni Sampalaboy and Gaming with Diana. So titikman na natin. So yan guys, additional lang garnish nyo din ng nilagang itlog para masarap. Again, thanks guys for watching. Bye.